Hi guys! Muli na namang nagbabalik si Daddy Tintin. Medyo na-busy lang dahil sa pagmamigrate. Anyway, dahil holiday season at for sure marami sa atin ang isang linggong kakain ng spaghetti, isishare ko naman kung paano ako kumuha ng spaghetti. Tara, samahan niyo ako. Heto ay mga kakailanganin nating ingredients. Kailangan natin ng spaghetti, syempre. Giniling of your choice, paminta, patis, chili flakes kung gusto ng medyo manghang, tomato sauce, chicken cube, evaporated milk, sibuyas, bawang, carrots, celery, mushrooms, at tomato paste. Start na tayong mag-isa. Unahin natin yung ating sibuyas. Then, isunod natin yung ating bawang. Habang nagigisa, magpakulo na tayo ng tubig. Lagyan natin ito ng konting asin at ng konting cooking oil. Then, ilagay na natin yung ating spaghetti noodles. Pwede ninyong hindi nahatiin. Mas trip ko lang talaga na hinahati. Kapag okay na yung ating bawang at sibuyas, isunod na natin yung ating giniling. Giniling na baka pala ang aking ginamit dito. Pwede rin kayong gumamit ng giniling na baboy or giniling na manok. From time to time, hinahalo ko yung ating spaghetti noodles para hindi ito magdikit-dikit. Kapag medyo nag-brown na yung ating ground beef, ilagay na natin yung ating mushrooms. Then, timplahan na natin ito ng paminta. Sunod naman yung optional ingredient na chili flakes. Mahilig lang talaga kami sa manghang kaya madalas may ganito yung mga niluluto namin. Timplahan na natin ito ng patis ayon sa inyong panlasa. Kung ayaw ng patis, mag-asin na lang kayo. After maluto ng spaghetti noodles, i-drain na natin ito. Ilagay na natin yung ating celery at carrots. Siguro nagtataka kayo bakit may celery ano? Kahit ako, ganyan din ang tanong ko nung una sa aking tita na nagturo sa akin ng recipe na ito. Try nyo din. In fairness, masarap siya at nakaka-add ng freshness sa spaghetti sauce. Ilagay na natin yung ating tomato sauce. Bali, ang ginamit ko dito is mix ng Pinoy style at Italian spaghetti sauce. Mas gusto ko kasi yung manamis-namis at medyo maasim-asim na lasa ng sauce. Isunod naman natin yung ating tomato paste. Then, ilagay na natin yung isang lata ng evaporated milk. Tsaka natin ito lagyan ng chicken cube. Pwede ding pork cube or beef cube. Haluin natin ito hanggang sa magsama-sama lahat ng ating sangkap. Then, lagyan natin ito ng tubig para makuha natin yung gusto nating consistency. Sa puntong ito, nagdagdag pa ako ng tomato sauce. So, hindi na ako magbibigay ng exact measurements kasi iba-iba naman kasi tayo ng panlasa. Kaya for sure, mag-iiba-iba din yung bilang ng ilalagay ninyo. And lastly, lalagyan ko ito ng cheese para maka-add sa creaminess ng ating sauce. Kung umabot ka sa video na ito, i-comment mo sa ibaba, isang linggong rasyon. Heto na ang spaghetti ni Daddy Tuntun. Enjoy!